guys, welcome back to my channel. Ito po ay magbibuild tayo ng ano ng PC ng 650 euro budget build. So ito po ay i-build natin step by step para kung gusto niyo mag-build ng same ng ganito sa bahay niyo, pwede niyo sunundan yung aking video. So ayun guys, ang ating gagamiting CPU in this build is a Ryzen 2600. Ayan, mura na po siya sa ngayon. Ryzen build po tayo dahil mura ho at sulit ho rin ang pera nyo dito. Ayan. 200 build. Tapos gagamit po tayo ng ano, ang RAM po ay crucial, yan, no? Ballistic na 3000 mabilis na RAM is makuha nyo lahat ang benefits ng Ryzen CPU. Tapos gagamitin po tayo nitong Kindian po na ano, SSD card. Siyempre SSD card po tayo ngayon. 2020 na, kailangan SSD card na. Wala nang dahilan para hindi gumamit ang SSD kasi marami yung mura ngayon na SSD card kumpara sa HDD na yung hard disk. Tapos gagamitin po tayo ng power supply na yan, thermal take. Yan, 500 watts. Bibili ko kayo ng ano, ng power supply, kailangan may tatak na ng 80 plus kasi po huwag kayo magtitipid sa power supply kasi maaari pong masira ang buong computer nyo dahil sa ganito yung mga mumurahing power supply. So make sure na yan 80 plus certified. Tapos ito po yung ating gagamiting motherboard is BM40 MDSWT. Yan, pinili ko po ito for budget build at meron po siyang apat na channel sa RAM in case na mag-upgrade kayo, hindi nyo kailangan bumili pa ng bagong motherboard, kakabit yun ng dalawang RAM, so upgraded na, okay na. Ito po yung gagamitin yung ayan. Tapos yung case po, ito binili natin yung case, hindi po siya kamahal naman ano, na umabot siya siguro ng 40 euro. Ito white po, ito white may RGB 30 modes, yan po, para makulay. Ang budget pa, ang build natin po is black and white ang yung RGB theme. Siyempre pinakamalaga sa gaming PC ay graphic card. Gagamit naman ng graphic card as Gigabyte GTX 1650. Yan po, for middle range build, okay po ito. Maganda. Ayan, ho, diba? So yun guys, mag-build tayo na one by one. At kung mag-build ko kayo ng PC ngayong 2020, ang mga kailangan nyo lang ho ay ito, yun, ito. At cutter ho, para sa pag-cut sa mga zip ties. Sa zip ties, yung mga sa cable management. Mamaya. At yung thermal paste in case so yung CPU ay wala pang thermal, kailangan ng CPU cooler at ng CPU is talagang dikit, hindi mo nakikita ang mata yon. Baka kailangan natin to para dikit siya, mas maganda ang pang cooling. USB pag-install po ng Windows, ito po ay dinownload ka sa site nila, tapos lagay niyo sa USB at pwede nyo install. Kung gusto nyo lagyan ng code, bumili lang kayo sa eBay, may mga $1 or $2 lang po yung code nun, so magiging okay na yung Windows nyo. Ayun, umpisa natin guys mag-build. Step by step guys, kung paano mag-build ng PC in 2020. So first na gagawin natin guys ay ang motherboard. Itong motherboard. Ayan. So guys, motherboard. Yan. Wala sa nilagawa natin itong once malapas yung motherboard nyo, ito yung motherboard nyo. Kuha natin ang una natin install guys ay CPU. So ito yung CPU nya. So guys, ito yung CPU nya, no guys. Ayan. Ayan. Ito yung CPU nyo, don't touch yung, huwag nyo hawakan itong mga madaming pins na to guys, no, dahil ito ay masyadong sensitive. Kung makikita nyo guys itong ano, arrow na to,
ito ay pupunta dito sa arrow na to, kung makikita nyo. Iganganto nyo lang to, guys. Para ma-on. Kung makikita nyo, guys, itong arrow ay dapat makaturo sa arrow para tama yung pag-anyo, hindi baliktad, no? Makikita nyo, guys, ito yung arrow. Makikita nyo maliit na arrow dyan. So, yun ang dapat tamang paglagay ng CPU. Pagpatong nyo, guys, konting galaw, ibig sabihin, pasok na. Okay na. Mababali nyo lang ito. Boom! Ganun lang. Install na ang CPU. Napadali. So, after nito, guys, i-install natin ang RAM. Bakit RAM? RAM kasi, minsan kasi may malalaking ano, CPU cooler na pag nai-install mo muna yun, maharang sa ano, hindi mo ma-install na maayos ang RAM. So, syempre RAM muna tayo ang install natin. Nakita nyo, guys, apat na channel yan. So, ang gagamitin nyo, guys, na install ang ano, ang gagamitin nyo ng RAM ay yung second and yung port. Kung ang dalawang ano lang ang lalagay nyo. Dalawang RAM lang. Ito po yung RAM na 8 gig ang isa. So, bali 16 gig po ito. Ito yung ballistic. Ayan. So, hindi nyo may install dyan. Kita nyo tapat yan, guys. Itong pinakala, hindi nyo pwede install sa kabila dahil hindi mapasok. So, ayun. Ayan, yung dalawa, kabilaan, guys, no? Ayan, install. Tandaan yung line. Ang kikita nyo dyan. Basta patitig nyo isang click, guys. Ayan, medyo matigas na. Ganyan, click. Click, yun. Install. Okay na to. Tapos, sinaligan natin isa naman. Ito yung isang RAM. Ganun din, guys, sa pang-apat na ano, na slot. Tandaan nyo, guys, to. Kasi ganito, hindi baka masira yung ano nyo. Tandaan nyo, ganito yung tamang paglagay. Ganyan. Click lang, guys, oh. Pag narinig mo na yung click, yan, okay na. Okay na, install na yung RAM natin. So, ngayon i-install natin, guys, ang CPU cooler. Ang Ryzen ay, kaya gusto ng Ryzen, may libre lagi silang lahat ng kanilang CPU ay may kasamang, ay kasama na siyang CPU cooler. Napansin nyo, guys, ang CPU cooler ng AMD ay, yan, meron na siya agad naka-apply na thermal paste na agad. So, hindi mo na kailangan yung ng ganito para, pero kung gusto mo lagyan, lagyan mo din. Pero hindi mo na kailangan ng ganito. So, ready to install na siya. Ayan. So, tatanggal natin, guys, itong naka, ano to, ito yung isa mga ibang cooler para isasabit na lang. Pero sa case natin ngayon, ang AMD, ano, hindi cooler ang gagamitin natin, hindi natin kailangan to. So, tatanggal natin itong hindi natin ito kailangan sa in case natin. So, itabi nyo lang ito, guys. Kasi in case na magpalit kayo ng CPU cooler, ito ay mahalaga. Kasi make sure yung kukunin yung Phillips screw is ano, magnetic. Para mas madali ang ano nyo, ang madali ang pagbibuild. So, guys, ito, itong nakaaba na ito, iiwan muna yan dyan, guys. Kasi kailangan natin dito sa CPU cooler. So, ayan yan, nasa likod niya, guys. Hindi yan na kailangan natin yan. Guys, sa gilid ang ano. Tapos, syempre, itong wire is make sure na aabot dito sa CPU. Ito, CPU fan. So, ikabit muna natin ito. Ayan, medyo masyado agad higpitan.
So side. Yan, bawat isa-isa, konti-konti. Tapos continue lang nyo guys ang pag-ikot yan hanggang sa hindi na siya maikot. Hanggang pag-ikot nyo wala ng ano. Ayan. Hanggang sa hindi mo na siya maikot. Yan ang pinaka-max niya. Ayan, check mo kung naikot mo ba lahat. Yan. So yan, install lang yung CPU cooler. So yan guys, ito kakabit natin to. Kung makikita nyo doon guys, kakabit natin dito sa CPU pan. Dito. Dito hindi ko makikita. Ayan guys, nakikita nyo yung CPU pan. So dyan na mapupunta ang itong wire na to. Dyan natin ikakabit. So pagkakabit mo nya guys, ito ganito. May anong siya, wire siya, makikita nyo to. Yan ang tamang pagkabit. So once na makabit mo na guys, ayan, boom, okay na. Meron ka ng RAM, CPU at CPU cooler. So done ito guys. I-hide mo na lang itong ano sa mga gilid dyan para hindi siya kita, no? Ayan, ayan natin para malinis tignan. So guys, after nitong ma-install natin ang CPU, RAM at yung cooler, set aside natin to guys at pumunta natin sa tayo ngayon sa case. So guys, ito yung gagamitin natin case color white, katulad ng team natin, white. Yan. Ganda siya. Kita niyo guys, ito yung dalim. Ganda to, mura na. Mura na siya. Andiyan pa siya lahat, meron pa siyang may SSD card, yung ano, isang USB 3, dalawang USB 2, power button, yung ano, tapos yung LED niya. Di ba? So ay buksan natin yung harap, guys. Yung gilid. Ito, bukas natin yung harap. Ayan, matigas. Siyempre, dapat bibili kayo ng ano, gaming PC. Maganda yung transparent talaga, may ano siya, may kita yung loob, no? Tapos yung ilaw, yun yung pinaka-the-best dun. So, yun, isama siya, ito yung, sige, tabi nyo ito guys, baka yung mapapasag. Yung manual, yung mga screw na sa loob niya kasama. So ito yung mga wire na kailangan natin, yung mga kailangan natin na ayan, tapos napaka-anilam, yung bigbigay din sila ng zip ties. So itong case to guys, to may kasama siyang isang ano, may isa siyang isang pan. Patagal natin yan kasi meron tayong case na up here, RGB, kailangan RGB. Ayan. Tapos yung kabila guys, buksan nyo na yung kabila. Yung kabilang side panel. So ma-open nyo yan guys, ang kailangan natin gawin ngayon is i-install ang iOS shield. Ito yung para maprotektahan ang ating itong side ng ano natin, ng motherboard o yung mga pasok. Diba? So ayan. So to install this guys, dito lang yan, pumasok mo dito. Marami ditong nagko-confuse kung paano mag-install ito. Medyo, tapat ko lang guys, no? Siyempre, kung tama rin, check nyo rin kung tama yung baliktad. Ayan. In case dito, yun yung side natin, no? So once guys, install nyo yung IO shield, check nyo yung motherboard nyo kung ilan yung wire na kailangan, na tornilyo ang kailangan, no? So makikita nyo to guys dito. Yung kung nakikita nyo dito guys.
Ayan, ito. Ito, isa. Dalawa. Tatlo. Ay, tatlo. Tatlo. Apat. Apat. Lima. Anim. And pito. Ayan, pito guys, no? Pito. Check nyo yan, tapos check nyo to. Itong, kakita nyo itong, anong to. Kita nyo to guys. So, lalagyan nyo lahat ng meron siya. Na makikita nyo dito sa kasama niyang, mga wire. Ayan. May mga, kasama niyang mga screw. So, once na ma-install nyo na yung mga kailangan nating screw, no? I-install natin yung motherboard. To install this, ganito lang guys. Kunin yung motherboard, pasok nyo. Ayan. Make sure align nyo guys. Ayan. Pero mali pala muna guys. Since na matatakpan niya yung buto sa ilalim, kita nyo to guys. Dito yung napapunta yung yung wire ng sa power supply, yung 8 pin para ma-power yung supply. So, i-install muna natin guys ay ang power supply. Ito power supply para mayabang natin doon bago natin i-post yung bago natin ilagay yung motherboard. So, ito muna i-install natin guys. Ay yung ano niya, yung kuryente niya, yung kasi ito yung mga wiring niya. Ayan. Ayan, so i-upside down natin guys yung pan niya. Kasi yung itong case ay nasa ilalim yung ayan yung exhaust. So, upside down natin ang install. So, ganito. Para makahinga din siya. Tornilyo siya kasama. Yung iba may kasama siya tornilyo. Sa mga ganito. Yung iba naman ay wala. So, in our case, wala siyang kasama. Ta screw sa bigay ng case. Yan. Kung no, yung kita niya. Ayan. So, wala talaga makakapasok. Ayan. Like I said, ito sa side by side muna bago para hindi siya tungo siya ng kaipitan kaagad. Inside. And yung huli ay ito. Diba yung kanyang. Ito. The last one is this one. Ayan, tapos pwede niya ilock. Kasi sabi ko guys, kaya hindi ko install muna yung motherboard kasi maharangan siya dito. Motherboard. So ito guys, yung sa motherboard, ito yung 8 pin niya. Makita niyo guys ito. Ayan yung 8 pin niya. In case natin. Kapasok ko agad dito sa kanto. Dito. Dito para naka-hide siya mamaya, no guys. Dapat ipasok pa agad una bago ko ipasok yung motherboard kasi may pag naipit na siya, mahirapan ka na ipasok dito, hindi mo na ipapasok. Mangyayari ilalabas mo dito sa dito. Makikita makaharang sa motherboard yung wire. So pag di natin gagawin 'yun, no, kasi pangit, maganda clean yung build natin dapat. Maganda yung ating diyan tayo gagawin yun guys, dapat maganda yung clean yung build natin para walang kitang wire, may kita yung napakalimit lang. So after guys, ma-install niyo yung power supply, install natin yung ano yung
yung mat, itong motherboard. So, as you can see guys, sa taas, ganyan. Ah, dito yung wire niya, no? Nakaabang na. So, ngayon, i-solve natin. Hindi ako ganito mag-build. Siyempre, para mapakita sa inyo, nakatayo siya. Kadalasan nakaupo lang ito pala ako nabibuild. So, ayun, i-solve natin ito. Hindi siya nakakalambang. Ayan. Mahirap. Ayan, makikita nyo yung screw kung okay na ba, naka-align ba lahat. So, ayun. Lahat screw. So, ayan. So, side by side, no? Huwag na masyadong hipitan ka agad. Para maging align yung ano niya. Ayan. So guys, after install, may install na yung motherboard sa case. Ang gusto natin gagawin naman ay install natin yung kanyang RGB light. So ito guys, yung kasama niyang pan, may libre siya isang pan yung case. Tatanggalin natin yan kasi kakabit natin ay RGB pants. Siyempre, pag kailangan, pag gaming PC is my lights. RGB lights. Ayan. Nang may mga sticker siyang nidikit, no, para sa vibration pag umiikot yung fan hindi siya maingay. So kakabit natin to dito yung contact niya sa case. Yung back pa niya. So, install natin ngayon yung sa front. So, kasi sa una pagtanggal ito, sa mga nakalak lang siya, no? Pwede mo siyang lahim lang siya ganun. Yung mga lak lang siya. Ayan. Ayan. So, yun. Andito yung wire niya ng ano, sa install natin yung pan sa unahan. Yung ating RGB pan, syempre. So yung katulad gagawin natin guys, lagyan natin ng ano, ng anti-vibration. Para hindi siya maingay. Mas ito nga pag umiikot siya. So lalagyan ko lang yung isa, yung kabilang side lang. Dahil yun lang naman yung kukontakt sa metal. So yun, install natin yun sa ano, sa front panel. Ayan. Dapat kanina pa ako tapos dito. Ang hirap nag-build at nag-ano, pipilming. Anyway, para ma-share ko sa inyo guys, ito. Ayan.
Ano ang kanya? Hindi natin mapakamay sa natin pito dahil masyado siyang mapal. Ayay. So ayun guys, i-install natin to sa loob. Itong pan ay sa likob. Yeah. Yung pan sa unahan, since na manipis yung ganito, once in-install mo sa labas to, eh, tatama itong ganito. So, hindi mo masasalado to. So, ang gagawin natin ngayon guys, yung pan ngayon ay in-install natin sa loob. So, ayun. Pag ganito. Ayan. Tulalay ito muna. Ito. Siyempre, huwag niyo kalimutan guys yung ano, yung rubber. Ay, kita nyo lang guys yan. Okay na. And we're done. So yun guys, pa itong wire ay pasok nyo doon. Mamaya sa installation para sa ating power supply. Pasok nyo sa kabila para punta sa kabilang panel. And then close it. Let's close this thing. Pumunta dito. Ipasok natin ito dito. At kailangan natin ito ng bigyan ng power mamaya. Ayan. Yun. And to close it, may lock lang naman siya ng mga edge lock. Lock, pack, pack, and pack. Ayun o. So yun guys, na-install natin yung mga pan. Ngayon tayo ay mag-install ng SSD card. So ayun guys, ito ay SSD card. Makita nyo, as you can see naman ditong dito sa dito side na kanyang side ay meron siyang lagay ng SSD card. Ito yung ikabit yan dyan. Ito yung SSD card na gawin natin ay 500G. Kita nyo guys yung lahat ng ginamit kong parts nito guys ay makikita nyo sa baba. Description below, ma-check dyan guys. Feel free to use it. Feel free to use it. Ayan. So, maghanap tayo guys ng ang kabit natin sa SSD card. Like this. So makaka-gain din siya ng hangin dito sa ating pan dito. Dito lagi natin dito. So mabibigyan din siya ng hangin. So lalagyan natin in this kantong side siguro. Dito nakasaksak yung wire. Ayun. Install it. Ito, madali lang itong install. Apat na tornilyo lang. Okay na. Makita nyo lahat yung mga tornilyo guys. So, makikita nyo sa kasama ng case. No, parang nag-usap-usap na sila. Yung SSD card na binili ko, walang kasamang mga tornilyo. Pero yung case, nandun lahat. So, okay. So, natin yung SSD card. Ayan. Sa ano nga pala yung bakit is SSD card? SSD card is digital guys. So, mas mabilis to. Napakabilis to. Kung compare mo sa sa hard disk. Napaganda nito. Dito mo install ang Windows mo. So, napakabilis ng booting time. Open ka ng Firefox o ng mga program na kailangan mo. So, lagi mong ginagamit sa SSD card. Open agad. Walang masyadong load. Murang-mura na ho ang SSD card na yun. Kaya walang dahilan para hindi ka gumamit ng SSD card kasi murang-mura na siya ngayon.
Ayan. Kung may extra budget pa kayo, pwede kayong bumili ng M.2 na SSD card. Yun, mas madali yung ikabit. Pero make sure na yung motherboard mo ay may slot ng M.2. Ayan. Ito yung guys, ito ng ating SSD card. Ganun lang, kadali. Nakabit natin lahat. So ngayon guys, ang gagabit natin ay guys, ng ano ng ng case. Ito palang una natin guys, para ayan. Since andito siya sa taas, no, kailangan natin medyo clean yung ano, yung ating set. So ilalabas natin dito siya. Saka papadaan natin sa likod yung wire. Para clean yung ating build. So ito pong blue is a USB 3.0 na magpupunta dito. So kakabit natin dito. Ayan guys, ito. Kita nyo. Wala pa siyang ibang mapapasok dito. Kaya alam nyo dito siya may mapapasok. Dahil parehas siya sa nang well, yan. May kasama siyang USB. Isang USB kakabit natin dito. USB 1. So may makikita niyo yung tuldok niyan. Yan makikita niyo guys yung pag nag-build kayo, no? May isa dong, may kulang na isang pin, so dapat pa ganun. Ito naman guys ay is audio. Kita niyo audio. Yun yung sa mga headset. Makikita niyo guys dito may audio. Sa gilid, nakasulat mga bagong ano ngayon, mga bagong motherboard, nilalagyan nila ng mga name. Dati kasi hindi nilalagyan, kaya medyo mahirap. Kaya kailangan mong basa ng manual. So ngayon guys, ganito sa audio. And it's tall. And so okay na guys, so install nyo guys. Ito yung medyo komplikado guys, yung tumaliit na pin na to. Pero since nga sabi ko kanina, yung motherboard ngayon ay mga nakasulat na ngayon ang dito siya mapupunta. Nakasulat kung saan siya pupunta. Meron dyan itong LED positive negative, yung power LED ng positive negative. Ay na positive, tapos power LED na negative, yung reset, at reset positive, at reset, yan, reset SW, at yung power SW, ayan. Makikita nyo guys dito, may maliit na nakasulat dito, hindi masyadong kita sa ating cam, pero mabasa nyo dyan, yan guys, pati yung negative, plus kung saan pupunta. So, yan. In this case, PLED, power LED. Negative at positive HD. Positive, negative. So it's going to be here. Ayan. So sunod ay, katabi niya ay reset. Positive and negative. Make sure tama yung guys yung reset nyo, yung negative at positive, no? Reset. Ang reset ay ganito. Ayan. In any. Ayan. Tapos ito ay nasa last ay power LED. Power LED. Power positive at negative. So, nakasulat dito ay ang positive ay sa kaliwa. This is this. At saka yung negative ay sa katabi niya. At the other one is, the last one is power SW. Yun ay makikita natin sa taas, power LED. Yun, so positive and negative sa taas na yan. Ayan, after you saw this dapat ganito ang itsura niya guys. As you can see. Ayan.
So yan, tapos na tayo sa pagkakabit ng wiring ng motherboard. Isusunod natin ay ang sa back naman, sa likod. Sa likod naman sa okay. So, ingmay natin na to. Ito yung mga natin kailangan saksak natin sa pan. Yung pan. So, ayusin nyo guys yung pag-ano nyo. Dahil mga ganda para yung cable management natin ay manis. Kaya masalag natin maayos. So, ito ay 24 pin dito. At itong ito ay sa power supply ng ano sa pang graphic card. Just lalagay natin dito. Para hide. Yan, i-ready na, i-ready na. Para ma-power yung ating para power ating SSD card. So, abang lang natin tong sa graphic card. Bitin natin tong 24 pin. As you can see sa yung taas natin yung 8 pin, ito yung 24 pin. Ayan. Ayan. Pasok na din yung 24 pin natin. Yung ating wire, labas natin lahat ng wire niyan para linis yung build natin. Sa ating power yung ating SSD card. Ito ang card, yung sa SSD card. Mag-power, tapos isa pang SATA cable para masabi na. Ano natin, eh? Kakapit natin dito. Isang one way around lang to guys, no? Hindi mo makapasok to lang pag mali ang pasok mo. So, ayan. Ito yung sa SATA, pang power. Once mag-click, pan. Tapos ikididikit natin guys ang ito naman yung SATA cable. Sa SATA cable, guys, ito yung pupunta sa motherboard mamaya. Once so, mag-click, done. Card is this. Ayan. Yan. Hinahide natin no para kung makikita nyo itong wire na to ay ito sa type na to mapupunta. Ayan dito guys mapupunta ang isang ang ating ano ito sa mga iba pang hard disk kung mag-add ka pa ng hard disk pero dapat dito muna sa una dahil dito yung pita ka part nya. Ayan so, click natin dito done, install. Labas natin lahat yan. Tapos yung sa mga pans niya, pan. Dito yung sa power sa card reader. So, it's gonna be a USB card. Hindi ko na ikabit ito kanina. So, ano rin to card reader is like a USB. Pwede mo siya ikabit sa USB port. Ayan. So, ilalagay natin dito sa nating sa kabila. Kasi build ko natin PC, walang ano. Card reader, so pinta rin dito, next up, wala yung USB. No, we don't. So, in this case, guys, wala tayong USB, no? Wala tayong USB na available sa motherboard. So, tingnan ko isang USB, so lagi siya may card reader. Ayan. Card reader, install this and boom. Okay na. Yung mga nangyari pag mag-build ka, minsan may nakalimutan ka. Ayan. Yun ang real talk. Hindi yung mga perfect talaga dyan na ang galing agad, ang galing agad. So ito yung USB natin, hindi natin gagamitin. And guys, tapos na tayo nag-build. Sa mga beginner na mag-build dyan, payo ko na wag muna yung ayusin yung ano nyo, yung cable management. Baka kasi may hindi kayong nasaksak na maayos.
So hindi nyo na kailangan putulin ulit. So ikabit muna natin guys ang pinaabang lahat, ang graphic card. Ayun o. Ayan. So abit natin ito guys, ang graphic card. Pinaabangan, ayun. So once guys, okay yan o. Ang case na. Sana oil. Ayan. So yun guys, pagkabit ng graphic card, make sure na i-check rin muna yung tatanggal yung isigurid. Ayan, yung graphic card guys. Wow. China oil. GTX. Yun o. So ang kailangan natin guys dito sa pag-build ng paglagay ng graphic card is dito lagay natin sa first line. Para maging lahat ng pwede natin makuha. So, ayun. So, unang sa lahat, detesting nyo muna guys bago nyo tanggalin yung sa gilid. Do. So, this case, one line lang ang kailangan. Check nyo yung line dito guys. Tapos yung line dito na malalabasan ng mga saksakan. No. So, una, check nyo muna guys kung saan. Kung alin ba yung dapat yung tanggalin. And we have a problem here. Ayan. So yun guys, nakita nyo guys yung ngayon medyo maharang yung EST cable niya, no? Nakita ko sa inyo itong cable. Ito yung mga sitwasyon na kailangan nyo itong cable na to para hindi tumama sa graphic card. So tanggal natin to. Palitan natin to. Palitan natin yung sa SSD card. Ayan. Palitan natin ang elbow. Para hindi siya makasagabal dun sa ano to. Ayan. Ayan, ito kadlasan eh. Palitan sa SSD card. So yun guys, ito kakabit natin ngayon yung elbow dito sa gilid para hindi siya makasagabal. Makapit sa makasagabal sa ating graphic card. Yan yung pinaka-use niya. Kita nyo guys, no? Ayan. So pwede natin gawin ang ating huwag nyo makalimutan tanggalin yung ng graphic card doon guys. So yun guys, nakapansin ko dito, isa lang kailangan natin tanggalin para maikabit natin ang graphic card. Ayan. Tanggalin yung mga sa gilid, putulin. Ayan. Ayan, so matanggal ito. Ito, hayaan lang natin ito dito. Puputulin natin guys yung isa na kailangan natin slot. So tanggal na. Kapit natin ito, bag natin sa isa para may takip. Yan. Paklik na yung way natin, no, para sa graphic card. So guys, pagkabit ng graphic card, napakadali lang. Make sure na nakababa yung ito. Yung pinaka-clip niya dito sa baba. Tapos kabit mo to. Like this. Puno mo sa gilid. Kabit ko kasi kaagad. Na madali. Tanggalin yung shield sa kabila. Pasok mo to dito. Pasok mo doon. Once na mak-click. Ayan, dinig nyo guys. Yung tilt na yun, okay na yun. Ibig sabihin install.
Okay na, na-install na. Balik yung shield. Ayan. Tapos balik ulit yung ating mga tornilyo. So yan na guys, na-install natin yung graphic card. Itong graphic card ay 1650 OC edition. Kailangan niya ng powered ng 6 pin. So ang ating power supply merong 6 pin dito natin kakabit. And then ayan. Yan, powered na ang ating graphic card. Ayan, so almost build na, no guys. So guys, once na ikabit nyo na lahat ng kailangan nyo, subukan natin i-start in the first time. Tingnan natin kung mag-on ba o hindi. Kung may mali bang nagawa o tama. So kailangan natin yung wire. Saksak natin. At, like I said, pag beginner ka, kailangan mo munang huwag muna ayusin yung cable management, baka hindi mo pa naayos lahat bago mo i-on. So looks like on ko na lahat. Subukan natin i-start in the first time. Remember lagi yung sa power supply may switch yun, baka kabahan ka agad di mag-on dahil dun. So on mo yun guys, no? And start. Let's start the PC kung mag-on ba siya. Looks like I just built a PC. Ayun. Sa unang open yan, huwag kayo matakot dahil sa nagre-reboot siya. Patigil-tigil, patayos hindi yung kanyang CPU cooler. So, ayan. Kita yung RGB, guys. After this, guys, install natin mamaya ang Windows. At saka yung... Lagi ko din sa video nito yung Windows. Nakikita nyo guys yung LED light niya. Wow! Ayan. May switch siya dito eh. Pag pinindot ko, ano mangyayari? Wow! Pag pinindot ko pa isa ka, yun oh. Di ba oh? Go! White! Ayan yan guys oh. Makita nyo. Yun oh. Ayan. White and black. Tapos yung kanyang RGB. Diba? Siyempre, playing games. Oh. Yeah. Okay, so ayos natin yung cable management niya. Cable management guys. Okay, ito. Sasama-samahin natin yung mga wire. Ayan. Tapos yung mga ibang wire na mga hindi mo kailangan, tago mo na siksak sa loob. Ayan. Pagsasamahin nyo guys, no. At sa loob yung isa-isa para dikit-dikit siya, hindi siya walang harang mamaya pagkasalado mo yung yung pantakip na dito. Ito. Tapos natin dito. Ayan. So ready na guys, takpan natin. Kanyang side panel. Mm-hmm.
Ayan. Slide it. Ladan. Ayan. Mas kabit natin yung kanyang to nihilyo. So, yan. Tapos, ang kanyang panel. Ang kanyang panel. Hindi ko natanggal yung plastic, no? So, kasi ba, igipto, ito igipto sa shoutout para kay, ano, kay ate, kay Press na Mirasol. Si Black Angel. Natin yan sa ayan. Hindi ko natanggalin yung ano, para kasi bago pag-present niya, pag-present sa birthday niya. Let's close it. Kapit natin, kakapit natin sa isa monitor, tapos install natin ng Windows. Pakita ko na sa inyo paano mag-install ng Windows na napaka-simple lang. So guys, sa system, punta ka sa system. Ayan, punta tayo sa yung sa USB, nakalagay yung installer mo ng Windows. Install na natin. Ayan, lalabas yan guys kung anong gusto nyo. Ano? Ayan. So, gawin natin guys ay language. Ayan, mamili ka ng language to install. Siyempre, English tayo. English. English din ang Italia. Italia tayo. Italia. Yan, Italy ho tayo, Italian keyboard, or hindi ko alam kung anong gusto niya ng keyboard. Let's stick sa Italian keyboard, guys. And then install. Yan, after mo ma-install, wait mo. Yan, dahil wala ka pang product key, no, hindi mo man nabibili, sabihin mo na dito, type na to, I don't have product key, okay? Ayan, tapos kung anong Windows ang gusto mong i-ano, syempre Windows Pro 10 Pro. Ayan, accept. Next. Ayan, keep upgrade. Ayan, custom install Windows in the online. Ayan, tayo sa advanced. Tapos located, pinutin nyo itong ano niya, yung kanyang, kita mo yung 5GB na SSD card. Next. Ayan, installing na. So yung kasi installing ito medyo matagal, no? So hintay mo na lang, ipapass forward ko na lang siguro ito. Basta after nito, yan. Wait natin matapos, then I go back to you guys. Ayun, no? So yun guys, ito yung pag-anap after nung loading nun, ito na yung lumabas. Waiting. I was impressed. Ayan, ito after ng loading na yun, ito lalabas. Ayan. So, region, Italy. Ayan, tapos yung keyboard po natin ay Italian. Italian.
kumagat ko ng another keyboard na keyboard layout. So this case, no. Bilis na guys mag-install. Hi. So yun guys, yun yung pag-install ng pag-install ng Windows. After nito ay mag yan natin guys to, after ng install ng Windows, i-test natin siya. Install ko lahat ng driver, update lahat ng drivers. Walang overclocking. Susubukan natin yung lakas niya guys, i-benchmark natin yung CPU at GPU niya. Tingnan natin yung mga score niya yun. So ayun, dito tayo, let's go. So yun guys, ma-after ma-install ko lahat ng mga nung Windows, lahat ng driver, in-update ko lahat. Pati ang Windows, in-update ko lahat. Subukan natin yung benchmark ng graphic card, yung 1650 OC Edition. I-push natin sa limit. Tingnan natin kung hanggang saan ang kayang abutin. Tingnan natin din yung airflow nito, kung gaano iinit ba yung ano. Tingnan natin kung iinit ba o hanggang kung saan naabot ang temperature. So yun guys, ito yung gagamitin natin, yung Heaven Benchmark. Ikakalit natin ay Ultra, syempre, Ultra, pinakasagad. So, ito guys, tingin nyo guys. So yun guys, tingnan natin yung benchmarking, no? So, natin mamaya, medyo may katagalan to. So, check nyo. Tingnan natin yung temperature niya at yung result niya ng score niya sa benchmark. Kasi nakita niyo yung ano yung result ng ating ng benchmark, mas malakas pa sa PC ko. So ayan, tingnan natin man ang benchmark natin ngayon yung CPU gamit ang Cinebench. So ayun, let's go. Then guys, nakikita niyo to guys, yung ano, ito yung ating i-test natin yung 6 core 12 threads at 3.2 GHz up to 3.8 GHz. Ryzen 5, 6 cores, yan po. And yan, tapos ito po yung kanyang graphic card. Subukan natin i-test ngayon sa Cinebench. Tingnan natin. Ngayon, subukan natin to, Cinebench. Gamitin na natin Cinebench na pang-benchmark. Push natin sa limit yung CPU. Tingnan natin kung ilan ang score niyang makakuha. Go Ryzen! So guys, nakikita nyo yung ano yung result, ng ating score is 2,676. Grabe, ang bilis. Ayan yung score ko niya. Okay, score niya. Ito pa yung score, CPU score. Ayan. So guys, tapos na tayo mag-build. Natest natin natin benchmark. Ang ganda ng result. Satisfied ako. I love this PC. Mas malakas pa sa aking PC. So, lahat po siya guys, brand new. Makikita nyo yun sa Amazon. Yung link po ay nasa baba. Kung mag-build din kayo kasi like ng gantong set or ito yung ginamit yung itong video to ginamit yung tutorial para mag-build ng own PC. Napakadali lang ho. Pwede mo i-comment sa akin sa dito, lalagay ko po dito yung aking Facebook page na Team Elia sa Facebook page po. Pwede mo message ako diyan para pwede mo ma-shout out sa aking susunod na mga videos na katulad nito. Okay, kung gusto yung gayahin yung aking setup, feel free to use it.
Huwag niyo lang makalimutan itag. So, ayun. Again, ito pong build to ay para kay Marka Cabaltera. Anak po yan ng aking sister sa Guardians. Sana magustuhan mo itong build na to kasi I love it. I'm so in love. Oh. Na in love ako dito sa build na to. Ang ganda-ganda. So yun guys, kung nagustuhan nyo itong video to, give us a thumbs up and subscribe din the bell para ma-notify kayo sa susunod na video. Again, Mark Cabaltera, happy birthday. Sana gusto mo ang gift sa iyo ng iyong nanay na si Mirasol. So yun guys, salamat sa panonood and see you in the next video. Ayun o! Oh!